Hello mga backyard, nandito na naman tayo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan na mapanood itong aking isishare sa inyo ngayon. So ayun mga backyard, intro muna. So ayun mga backyard, ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ko po ngayon ng kasagutan itong tanong ni Ma'am Bilin Maray. Ewan ko kung taga saan po siya, basta taga subaybay din po natin sa maliit kong channel na ito. Kung napapanood niyo yung mga vlog ng mga nakalipas pa, siguro mga 2 months ago siguro na nakakalipas, ay meron po akong na-share na video na kung saan ay may pamagat doon na paano pabigatin ng baboy, at kung yung nakalagay doon sa thumbnail niya ay magic of salt. So ang dami pong parang na-curious doon sa at dami pong nagtatanong. Ang dami pong gumawa, yung iba may feedback na wow, okay daw, maganda raw po yung i-share ko na yon. Tapos may ilan po na nagtatanong na ganito po, ay si katulad nga po ni Ma'am Bilin Maray. So sir, sabi niya sa akin, sabi niya dun sa hindi kasi dito sa sa messenger niya inano yung pinadaan yung kanyang katanungan, hindi dito sa sa channel na to. So bakit daw parang pansin niya raw nagbibigay na siya ng asin doon sa pakainan, ay doon sa basta nag-apply siya ng asin doon sa ginagawa niyang diet noon sa mga baboy niya. Ewan ko lang kung anong stage kanyang pinag-applyan, pero kasi nasabi ko doon dapat 1 month before kayo mag-dispose ng inyong maalaga ay dapat nag-a-apply na po kayo ng magic of salt. Kasi yun po mga kabakyard ay aking subok na, kasi nasa poultry ako, ganun din po ang ginagawa namin. Ang nagturo rin po na isang yan sa amin ay mga bit din doon sa poultry. Ngayon in-apply ko lang po ito sa baboy. So ang katatanong kasi ni Ma'am Bilin Maray ay bakit daw napapansin niya para namamayat daw. So ito ang simpleng lahi ko lamang. Kasi ang baboy, halimbawa, saan niya dadalhin halimbawa yung kinakain niya, 'di ba, sa katawan din niya. So ang sa akin ang sagot ko lang siguro doon sa tanong ni Ma'am ay baka hindi niya lang po napapansin na yung baboy ay kailangan niyang kumain na marami o kay dagdagan na marami. Ang nakita niya yung pagbigay ng asin, na basta yung nakita niyang dahilan siguro bakit namamayat yung namamayat yung baboy niya, dahil siguro ang suspitsa niya ay dahil nag-apply siya ng asin. Hindi po yun mga kabakyard. Ang tunay na rason niyan, mga kabakyard, yung baboy kasi pagka halimbawa mga ganyan 3 months, ayan, hindi nyo lang po napapansin na ang baboy ay umuunat. So yun mga kabakyard, umuunat ang baboy. Napapansin nyo, bakit hindi tumataba yung baboy ko samantalang ang lakas, kadug, ang gana naman kumain. Hindi nyo lang po napapansin minsan na yung baboy kailangan niyang habang lumalaki, yung 3 buwan hanggang pagkanyang napataas sa pataas yan, dapat dagdag po kayo nagdagdag ng pagkain din. Kasi yung baboy umuunat. So dinadaya po tayo ng ating paningin dito, paningin na parang akala mo hindi po lumalaki. So ayun po ang naging dahilan nun. Hindi, parang ginawang suspicious lang na pagbibigay ng asin para namayat siya. Hindi po yun. Hindi po natin napapansin na mga alaga nating baboy ay umuunat po. Akala lang natin namamayat, hindi po siya lumalaki. So ang pinakamaganda pong gawin, yung mag
habang lumalaki siya, padagdag ka rin ng padagdag ng pagkain. Yun po. Kasi sa case ko, yung mga ano ko, yung mga patining ko naman, nakikita ko kahit nga, kung nakita nga nyo nga naman, yung pinapakain ko na pakangkong-kangkong lang, pero bakit bulto ang katawan? Kasi, ang ano, pinapakain ko, dinadamihan ko na kasi malapit ko na silang i-dispose. Tapos ina-applyin ko na rin siya ng asin. So yun po ang aking ano, mapag itong ano, ipaliwanag ko lang kay ma'am. So sana ma'am ano, na kwan nyo, nasundan nyo ma'am yung aking nasa, para isagot ko sa katanungan nyo na ito. So yun ma'am, God bless din sa'yo ma'am. Salamat po sa katanungan mo ma'am, at nakapagbigay din sa akin ng kalinawan ng ano, ng kalinawan ng isip na na-share ko rin po sa iba, na ganito ganito. Basta po nakikita niyo yung baboy niyo na, di ba, 3 months na. Tapos sabihin niyo hindi lumalaki. Hindi po yun, hindi po yun dahilan na hindi lumalaki. Umuunat po yung baboy, eh napapansin niyo yung parang pahaba, humahaba siya. Siyempre ang kung ang tao nga, yung libawa, yung tao nga, example lang ha, yung bata. Di ba malaki siya, nang malaki siya ng pagka yung bata. Tapos pag lumalaki, umuunat po siya ng umuunat. So ang bata naman, kailangan niya, kailangan ng kumain ng medyo marami-rami para yung parno kumbisit niya, yung mati-maintain niya yung ano, yung kanyang laki. Parang ganun. Ganun din po sa baboy. Habang umuabang lumalaki, paunat na paunat, kaya padagdag ka rin po ng padagdag. So ayun po ang aking kasagutan doon. Tapos kung mapapasyalan niyo po yung aking isang ginawang video, ma'am, meron po kasi yung ginawang video na feeding guide po yun eh. May ginawa akong feeding guide. Kung ilan po yung nakakain niya po, yung isa, sa isang araw, yung isang ano, isang baboy. Kasi since birth, dapat 168 days dapat ang baboy. Sa 168, pinaka-terminal na yun, dapat mabinta mo na yun. Dapat ang mga baboy mo noon, dapat bumibilog na eh, parang tumitimbang na siya ng ano ma'am, na tumitimbang na po siya ng mahigit 100 na po yan, pagkaganyan. Kasi ang ano po niya, na kung 168, parang 5.5 months magmula po na ang pinanganak siya. Yun po ang pinaka-terminal ng ano, ng mga partner natin, ng mga ano, inaalagaan. So ayun po, mga kabakyard, sana nakapagbigay na naman ako ng linaw dito, mga kabakyard. Basta pagpalaki ng pala, 3 months pataas, padagdag po kayo ng padagdag, kasi padagdag po kayo ng padagdag ng pagkain. Kasi nakikita nyo parang hindi, kung mapapansin nyo yan mga kabakyard, kala nyo lang ano, hindi lumalaki, parang bakit hindi lumalaki, yung pala umuunat. So number one na gagawin, magdagdag lang na magdagdag. So yun lang po mga kabakyard. So sana kung nagustuhan nyo naman po yung aking ginawang video na to, ganyan lang, isang thumbs up, paki-comment na lang din doon sa baba yung mga kabakyard. Tapos wag nyo na rin naman pong ano, kakalimutan mag-subscribe mga kabakyard. So ganoon na lang mga kabakyard, maraming salamat din sa panonood. At o nga pala, nakalimutan ko nga pala, i-shoutout kita ma'am Bilin Maray. Shoutout na rin sa'yo ma'am Bilin Maray. Tapos si shoutout ko na rin si Tinigban Farm TV. So yan, shoutout sa inyong dalawa. At saka shoutout sa inyo lahat na nanonood sa akin channel mga backyard. Maraming salamat po. Happy farming po.